Dinakara. Hello, check. Yeah. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga sa mga nandito. And ganoon din sa mga nasa Gmeet. Siguro bago tayo mag-start ng devotion, mag-start lang ako ng opening prayer ko. Pray tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon tumuli na bigyan ko ng papulit pagsamba. Pinagtipon-tipon niyo, Panginoon, ang mga tinawag niyo, mga hinirang niyo, Panginoon, sa lugar na to. Pangingatan niyo, Panginoon, yung mga pupuntang mga kapatiran na dito sa lugar na to, Panginoon. Ingatan niyo sila na makadalo dito. Yun din, Panginoon, bigyan niyo kami, Panginoon, sa oras na to. Mag-focus, Panginoon, yung puso't isipan namin, Panginoon, ituon namin sa araw niyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito na gamitin niyo ako na ipahayag ang iyong salita, Panginoon. Samahan niyo ako, Panginoon, sa pag-deliver nito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Siguro lahat dito familiar kay Michael Jordan. Lahat dito hindi ko sure, pero siguro out of 10 9 out of 10 kilala si Michael Jordan. Bakit? Dahil siya kilala. Dahil sa mga iniwan niyang legacy sa basketball industry. Si Michael Jordan, no, isa siya sa American basketball player. Na-drop siya ng 1984 dahil nag-champion sila sa Summer Olympic at nakakuha siya ng isang nakakuha siya ng gintong medalya. At dahil doon, no, si Michael Jordan, kinuha siya ng Chicago Bulls. Doon siya sumikat na team. And si Michael Jordan, siya yung nakakuha ng anim na ring na magkakasunod-sunod halos sa isang ng ilang season. At ilang sa isang dekada, no? Kaya siya isang kilala, no? 1991 to 1993 and 1996 to 1998. Nag-champion ng Chicago Bulls dahil kay Michael Jordan. And hindi lang si Michael Jordan nakuha ng tropeyo, kundi ay naging MVP siya ng limang beses, ng 1991, 1992. 1996 and 1998. Sa rin niya siya, binansagan siya ng Defensive Player of the Year noong 1988. And noong 2009, no, hinirang siya na bilang isang Hall of Player sa NBA. No? So, and ngayon, hanggang ngayon, no, nag-generate yung isang collaboration ni Michael Jordan sa Nike. No? So, isa sa yung Nike Jordan na tinatawag ngayon is isa sa mga sikat at mga I think isa sa mga mataas na generating income sa mundo, no, in terms of sa sapatos, no, connection, no, ni Michael Jordan, emphasize yung legacy, no. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon is yung Christ legacy, no. Makikita natin yun sa John 14. Buksan natin ang ating mga Biblia, no. Sa John 14:15 to 31. Babasahin ko siya sa ESV. Babasahin ko siya. Ito ang salita ng Diyos. Verse 15, "If you love me, you will keep my commandment, and I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it either sees Him nor know Him. You know Him, for He dwells you
with you and you will be in you. I will not leave you as orphan. I will come to you yet a little while and the world will see me no more. But you will see me because I live. You also I will live. In that day, you will know that I am in my Father and you in me and I in you. Whoever has my commandments and keep them, he is who loved me. And he who loves me, will he love by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. And he will come to him and make our home with him. Whoever does not love me does not keep my words, and the word that you hear is not my mind, but the Father who sent me. Verse 25. These things I have spoken to you while I am still with you, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and brings to your remembrance all that I had said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the word gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let them be afraid. You heard me say to you, I am going away and I will come to you. If you love me, you will have rejoiced because I am going to the Father. For the Father is the greater than I. And now I have told you before it takes place, so that when it doesn't take place, you may believe. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. He has no claim on me, but I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Rise, let us go from here. Itong preaching na to, habang ginagawa ko siya, isa sa kung bakit ko siya nagawa, dahil sa inspiration ko siya sa book ni Ashes Brown and ni J.I. Packer ng Holiness of God and Knowing God. Kung makapansin natin dito sa text natin, sa John 14, no? Nagbibigay na si Jesus Christ ng reminder, no, sa mga disciples niya. Sa context na to, dito yung malaki pa ako si Kristo. Nakangaral na siya sa mga disciples and mga believers dahil sa dahil alam niya na magiging marahas ang mundo sa mga believers. Sa ang mga believers, kung mapapansin natin sa previous chapter, makikita na atag na ni Christ, no? Yung mga foundation niya, foundation doctrine sa mga disciples and believers. Sa previous chapter natin, yung mga events, no? Ito yung mga, yung the Lord's Supper, washing disciples' feet. Ito yung huling kapunan ni Kristo kasama yung mga disciples niya. At hinuhugasan niya na yung paa sa paa ng mga disciples. Pangalawa is yung Jesus telling one, no? One of you will betray me, sabi niya doon. Sinabi niya doon na isa sa mga disciples, sa 12 disciples, ay magbe-betray sa kanya, no? And yung pangatlo is yung covenant, no? Which is si Jesus Christ nga, no? Dahil kay Kristo, nagkaroon ng bagong covenantal, no? Si God. Ni Jesus yung denial ni Peter. No, kung makikita natin to, ito yung mga events, no, sa previous chapter natin sa mga sa chapter 14. Dito naman sa verse 4 natin dito yung iniwang legasiya, no, Kristo sa mga believers. At malaking impact to bilang isang mga believers na lumalakad sa atin ngayon dito sa marahas na ng sanlibutan, no? Kung maalala natin yung preaching ni Brother JD na Ephesians, no?
inadapt na tayo ni God, no? Bilang isang mga anak niya. Hindi na tayo tanang society. Pero mapapansin natin, ang kabaligtaran naman to, naging stranger na tayo sa mundo, no? Kaya itong mga iniwang pamana ni Kristo, ng legacy ni Kristo, makikita natin malaking tulong to bilang isang Kristiyano, no? Naglalakad patungo sa kabanalan ng Diyos. Ito 'yung nakita ko sa nakita kong mga iniwang legasiya, no? Iniwang pamana ni Kristo bilang sa ating mga Kristiyano, no? Sa ating mga believers. And sobrang laking impact na to. I think sa akin din malaking impact to habang nung pinag-aaralan ko siya. Number one is yung access, no? Makikita natin sa verse 16 to 17, babasahin sa Tagalog, sabi niya dito, at hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama niya, ay makasama ninyo siya magpakailanman. Ito, spirito ng katotohanan na hindi kayang tanggapin usang libutan, sapagkat siya'y hindi ito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nanatiling kasama ninyo at siya'y napapasayo. Kung mapapansin natin, no, malala natin yung nangyari na event sa yung pagpako ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, na yung winasak ni Kristo yung templo, no? Nagkaroon ng nagpaghati. Hinati niyan, tinanggal ni Kristo yung veil ng temple, no? Which is ang ganda ng illustration na yun dahil sa pamagitan na nagkaroon ng reconciliation, no? Nagkaroon ng reconciliation. Sabi nga, ito nga yung great reconciliation na ginawa ni Kristo sa mga sa tao at sa Diyos. No, kumalala natin, no? Yung vertical reconciliation na between man and God, no? Sobrang noon, ang tinding iniwang ni Kristo na yun, na walang makagawa noon kundi si Kristo lamang. Pangalawa is yung horizontal reconciliation between Jew and Gentiles. So para sa ating mga hintil, malaking impact to kasi kundi dahil kay Kristo, hindi natin maririnig yung ebanghelyo, no? Siguro paikot-ikot lang siya sa mga Hudyo, pero dahil nga sa kabutihan ng Diyos, inabot niya tayong mga hintil, no? Pangatlong access na nakita ko dito is yung meron tayong direct, no, communication kay God. Hindi na natin kailangan ng mataas na mga pare, no? Kaya nga sa era natin ngayon, wala nang high priest, no? Wala na tayong high priest, no? And dahil kay Kristo, nagkaroon ng mediator between God and man, no? Between man and God. And hindi na natin sa panahon ngayon, hindi na kailangan natin ng mga offerings. Which is yung mga sin offerings, yung mga burnt offerings, yung mga ginagawa ng Old Testament. Isipin mo kung ginagawa natin ngayon, no? Dala-dala natin yung mga tupa, dala-dala natin yung mga alaga natin, no? Sinusunod. Pero dahil kay Kristo, ito yung iniwan niyang legasiya, no? Tinanggal niya yung mga ganong sistema. And makikita natin dahil kay Kristo, no? Siya yung pinagtubos, no? Siya yung mataas na mapagtubos sa ating mga kasalanan. Nagagawa natin yung mga personal prayer natin, no? Dati, yung mga believers pupunta pa sa isang lugar, no, para manalangin. Tayo, meron na tayo pagkakataon na manalangin kahit saan lugar pa tayo. Kasi meron, binigyan na tayo, iniwan na tayo ng pamana ni Kristo na magkaroon ng access, direct access sa Diyos. No? Hindi na natin kailangan yung mga mediums, no? Which is ginagawa ng ibang kulto ng mga Roman Catholics na itong mga mediums na to, ginagamit nila para mahapag-direct, mahapag-communicate kay God. No? And yung huling access, no, nahita ko, is yung magkaroon tayo ng privilege na bigyan siya ng papuri, which is yung church. No? Mahapunta tayo sa Holy Ground, which is yung church. No? Meron na tayong access na mahapunta sa simbahan.
Kung maalala natin yung history ng Gentiles sa Hudyo, sa Jew pagdating sa pagsamba, no, yung mga Gentiles nandoon lang sila sa labas ng temple. Hindi sila makapasok dahil ang tradisyon nila at policy nila is yung temple, yung tabernacle is para sa mga Hudyo lamang. Pero dahil kay Kristo, no, nagkaroon tayo ng privilege na makapasok na tayo sa Holy Ground, which is the church. Itong mga access na to, sobrang malaking impact bilang isang mga isang manantapalataya at isang mga believers. Pangalawang nahita ko na ligasiya, pamana ni Kristo na nahita ko dito sa John 14, is yung binigyan niya tayo ng kapayapaan. Binigyan niya tayo ng peace. Makikita natin sa verse 27, sabi niya dito sa Tagalog, basahin ko siya, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinigay ng sanlibutan ang ibinigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Itong kapayapaan, itong peace na binigay ni Kristo, which is yung reconciliation between man and God, sobrang comforting bilang isang sa ating mga believers na hindi tayo magkakaroon ng takot, no, nakatulad ng mga unbelievers na paano yung ganito, paano yung bukas, paano yung mamaya, no? Iniwan ni Kristo itong kapayapaan sa ating puso't isipan. Meron tayong salvation na meron tayong kapupuntahan na maayos sa piling ng Diyos, no? Dahil sa pag-ako ni Kristo sa kasalanan niya at pagtubos, nagkaroon ng justification sa ating mga believers, no? Nawala yung hostility, nawala yung pagkagalit ng Diyos sa mga hinirang, no? Dahil kay Kristo. Si Kristo lamang makakagawa noon, no? Si Kristo lang ang makakapagbigay ng kapayapaan sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo, siya ay nakapagbigay nito. No, nagbibigay sa atin ng comfort to bilang isang mga believer. And pangatlo, nahita ko na dito sa John 14 is yung iniwang pamana ni Kristo is yung pangatlo, yung boldness. No, yung katapangan. No. Dito nahita natin yung katapangan ni Kristo na harapin, no, yung pagpako sa cross na yung pinakamataas na suffering sa mundo. And ganun din, no, tinuturuan tayo ni Kristo na harapin yung mga sufferings na to na may katapangan. Na merong boldness katulad ng mga martyrs, no? Doon pinahita din yun sa mga martyrs, sa mga reformers nung first sa mga disciples ng first century. Dahil sa katapangan na to, naabot hanggang ngayon, naaabot yung saltaan ng Diyos sa atin ngayon, sa generation natin. Hindi dahil sa katapangan na binigay ni Kristo sa mga martyrs, sa mga reformers, hindi natin maaabot itong tunay na katotohanan, no? And iniwan niya ditong katapangan is para labanan yung mga kasalanan, labanan yung mga temptations sa buhay natin habang naglalakad tayo sa patungo sa kabanalan, patungo sa Diyos. And dito natin makikita, no, bilang isang hintil, no, bilang tinawag ng Diyos, yung iniwang pamana niya, no, sa atin, dapat makita natin na magkaroon tayo ng kagalakan sa ating puso na kung iisipin natin sobrang mayaman yung pag-ibig ng Diyos, sobrang yaman ng kabutihan niya. Kasi sabi ko nga kanina, horizontal reconciliation na yung between Jew and Gentiles. Para sa akin mas sobrang nanto, sobrang laking impact kasi kundi dahil nga sa ebanghelyo, hindi dahil kay Kristo, hindi tayo maaabot, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan.
naging pantay ang tingin ng tao sa wala nang mataas, walang mayaman, walang makapangyarihan, no? Nagkaroon ng fairness pagdating dito sa tingin sa paningin ng Diyos. Pagdating doon sa isang mananampalataya, no? Kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa mga iniwan niyang itong pamana natin, wala tayo sa position natin ngayon. Wala tayo dito sa church na wala tayo sa church, no? Wala tayong ngayon na meron, wala tayo sa position na magkaroon ng malayang maharinig na salita ng Diyos at mahapagtipon-tipon sa iglesia, no? Kaya itong mga pamana ng Diyos ni Kristo, no? Itong mga pamana ni Kristo sa atin, huwag natin baliwalain, no? Itong ginawa ni Kristo na binigyan niya tayo ng kapayapaan, binigyan niya tayo ng access, binigyan niya tayo ng boldness. Huwag natin itong hayaan, huwag natin itong baliwalain, no? Hindi dapat baunin natin to pang araw-araw sa ating buhay, no? Na tayong mga Kristiyano lamang, ito nga yung maganda dito, tayong mga Kristiyano lamang nakakamit nito. Tayo lang ng mga Kristiyano ang nakadanas, nakakatamasa nitong mga pamana ng Kristo. Kaya dapat tumindig tayo, no? And dito ako magtatapos, no? Sa Hebrews 3:8-9, Hebrews 3:8-9, sabi niya dito, "Do not harden your hearts as in the rebellion on the day of testing the wilderness where your father puts me to the test and saw my works for 40 years." Sinabi dito sa author ng Hebrews, binalik niya ulit dito, no? Sinabi niya dito yung dinanas ng mga Israelites, no? Yung dinanas ng mga Israelites doon sa wilderness na paikot-ikot lang sila sa ilang dahil sa kanilang mga sa attitude towards God. Kaya huwag tayong tumulad sa kanila na tinamasa nila yung dinanas, yung mayamang kabutihan ng Diyos. Pero naging matigas ang kanilang mga puso at puno ng pagrereklamo at pagtalikod sa kautusan ng Diyos. Huwag tayong kumilos na parang walang Diyos. Kaya itong mga iniwang pamana ng Kristo, yung ginawa niyang ni Kristo sa yung ginawa ni Kristo na namuhay siya, nilibing at namatay, no, at umakyat sa langit, itong goodness na to huwag nating babaliwalain. Dito po tayo magtatapos. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, salamat po sa grasya at pamamahal niyo sa amin at tumantong sa pagbigay niyo ng bugtong na anak na si Jesus Cristo. Salamat sa paggamit sa Kanya upang magkaroon ng reconciliation ng ang Diyos at ang tao. Maabot kami mga hintil sa pamagitan ng Ebanghelyo. Naway may sa buhay namin ang mga turong ito at maging kapayapaan sa amin sa paglahad patungo sa inyong kabanalan. Samahan niyo kami at pabanalin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Naway sa paglahad namin ay bitbit namin ang katapang pinamanan sa amin ni Kristo, katapang labanan ang mga kasalanan at sa aming buhay para magbigay ng papuri sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.